Can you share with us kung paano nagbago yung life ninyo noong nagsisimula pa kayo at ngayon na kayo na ang tinaguri ang king of K-pop? From before po, syempre, yung tinataguyon namin na para hindi pa po kami na kikilala or hindi pa po nakikilala ang K-pop dati. Parang medyo mahirap nga po talaga lalo sa early days ng pamarod ko yung early interviews namin. Parang lagi kami kinu-question, paano nyo ipakikilala ang K-pop? Pero parang ngayon hindi na po namin siya kailangan ipakilala. As in, kahit saan po kami pumunta, parang alam na po ng tao lahat at marami rin po successful na mga grupo ngayon. Kaya masaya-masaya po kami na. Ganun na po yung narating namin yung pinag- lalaban po or siguro yung para mga isa sa mga pilit namin itaguyon sa hubungan na bago sa inyo nagkaroon ng BTS meal, natikman nyo ba yun? Parang na-try ko po before. Parang na-try ko po siya before. Kaso ang haba po kasi lagi ng pila dati eh. Kaso ano feeling na parang ngayon meron na rin kayong meal parang BTS na McDo? Ayun, syempre yun ang masaya. Anong meron sa meal na kung ikaw magdi-design, kayo magdi-design ng meal? Well, actually yung meal ko, yung SB19 meal, it was combined the favorites ng SB19. And then, meron nga doon yung parang chicken nuggets, yun po yung favorite ko. So parang kasama siya. Nice. Kaya lagi nyo bang makikita yung billboard ni Jo na kumakanta ng ating to, chicken McDo? Mas palagi mo na yung last year, pero yung track up on. Makikita ko sa tabi. Sabi ko, minsan, nababatrip ako. Bakit? Pero, ayun po, blessing naman. Blessing naman yan, tsaka pogi naman kami doon. Kamusta yung pagsayaw na may chicken na hawak? Minsan mainit ka. Mas gusto po namin yung mainit.